Ayan, pabibigyan po tayo ng isang magandang kanta po mula po kay Ate Edlyn. Ano ang pinito mo, Ate Edlyn? Cruz po. Ate Edlyn Cruz! Yeah, palakpakan! Winasak mo pati mga pangarap ko, ilang kaya ang tulad mo, bakit ganyan? Please subscribe Baby Girl Madam Labi. Isa rin po siyang charity vlogger ng Bataan. Suportahan din natin si Baby Girl Madam Labi, isang charity vlogger ng Bataan. Hello mga kalabi, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo. Mga kalabi, nandito po tayo ngayon sa Barangay Alauye. At meron po tayong hinihintay dito mga kalabi. Meron po kaming natanaw rito o nadaanan na mag-ingat po na naglalakad dito po sa kainit-initan po ng highway. At ito mga kalabi, kung natatanaw nyo na po siya. Tignan po natin mga kalabi kung bakit po sila naglalakad sa ganitong kainit-initan. Ang oras po natin ngayon ay alas 12 po mga kalabi. Ayan mga kalabi, nandito na po tayo sa lugar ni Ate Edlyn. Apo po. At saan po bahay niyo dyan? Dito po, dire-direkso lang po. Ayan, sa bahay na po yun. Ayan mga kalabi, doon daw tayo pupunta sa may yero mababa. Dalawang bahay na yun. Ha? Dalawang bahay. Apo, ito yung may yero mababa na to. Ayan mga kalabi, medyo malayo yung lalakarin natin papunta sa kanila. At dadaan tayo dito sa pinapin na to. Dadaan tayo dito sa bukod na to, no? At tara, umpisa na natin para makababa pa to eh. Ayan mga kalabi, samahan niyo po kami at pupunta po tayo sa bahay nila at Edlyn.
Kaya mga kalabi, hindi ko alam kung nakakalahati na ba natin, hinihingal na ako. At doon po tayo pupunta mga kalabi. Ayan mga kalabi. Nakakahingal, grabe. Pero natatanaw, ay naku, ano yun? Kidlat! Nakita mo yun? Yan. Ano grabe? Ang init-init ng panahon, tapos biglang kikidlat ng ganun, may tulog pa. Nakakatakot na yung panahon natin ngayon, no? Dito po tayo dadaan. At hindi na natin maintindihan. Dito po. Tapos, give it to me like... Nabibigla ako sa bahay niyo eh. Nakupo kayo ba ang kumano ko kayo? Oo nga, ang taba ng biyero niyo. Opo. Andito lang mga kalabi ang biyero nila. Andito lang sa may ano ng chan ko. Bababa naman ba? Ano pa to? Tuloy na tayo? Kain po kayo. Tara mga kalabi, kumukulog. Oh, kulog. Kain daw po kayo. Ay, di, sige po. Ayan, pasok na po kami. Dito. Ay! Ayun mga kalabi, nandito na tayo sa bahay nila. At ito si Lolo. Andiyo din si Lolo. Nga, no? Hello, Lolo. Bakit parang... Ate Glenn! Ito po yung kwarto po namin. Saan? Ito po. Ayan po. Ayun, ang taas ng ano nyo, ha? Opo. Ang taas ng tapag nyo. Opo. Ate Glenn! Po. Huwag po kayong mahanas sa tanong po, ha? Opo. Bakit po ang baba ng meron nyo? Ano po ba itong bahay nyo? Hello? Dating. Ay, kulungan po ito ng baboy. Sabi ko sa inyo po. Na ginawa po niyong ano? Totoo po yun, sinasabi ni Lolo. At kaya, hindi kaya po. Ito na nagtataka po ko kung bakit ganyan pa. Yan ang ano, sarap pinto ng ano ng baboy dati. Apo, apo. Ayan, oo nga, oo. Kaya pala, ang baba ng ano yun sa hanggang dito ko lang nangyero nyo eh. Mayro. Lugtog na po si Lolo dyan eh. Oo nga. Lala na. So, bali, kulungan pala ng baboy ito. Kanina to? Sa inyo po ba to? Kay Juan. Sa kay Kuya Boy po. Virgilio Enriquez. Virgilio Enriquez. Virgilio Enriquez. Ah, bali po. Pinapira lang po kayo dito. Apo. Ano po yan? Ha? Hello? Caretaker dito. Naging, ano? Caretaker po. Caretaker po. Ah, si Lolo. Si Lolo nandun sa labas na dako. Oo nga. Happy po kayo. Hindi, okay lang po. Bali po pala mga kalabi. Sila at Edlyn, nakikita lang dito. Bali si Lolo po nila ang caretaker dito. Kaya ito dito siguro ang ano pakainan ng baboy. No? Yan. Diyan nila nilalagay yung ano, yung drak. Siguro yung pagkain ng baboy yan. Tapos dito yung tubig. Tapos ang laking kulungan din ng baboy na po. Mahaba din yung kulungan ng baboy. Ayun po, may ano din nung pagkaalalagyan din talaga nung pagkain ng baboy. Pati po doon sa ilalim po. Ah, sa ilalim ng higaan nyo rin po. Apo. Ah, talagang kulungan ng baboy. Nakakalungkot naman. At Edlyn, ang tirahan niya po pala itong kulungan ng baboy. Malay niyo po, matulungan po kami. Ayun. Umaasa po si Ate Edlyn na sana daw po may makatulong sa kanila. Ano? Mukulog na. Ayan. Oh, sandali lang, be. Ay, boy. At Edlyn, ngayon alam ko na kung bakit kayo na mamalimos. Ganon. Bakit po ba yung asawa niyo? Wala po ba? Hindi po, nagtatrabaho po, nagbibilad po. Nagbibilad ng ano po? Palay.
Oh, no. Nagbibilag naman pala ng palay, may trabaho. Eh, gusto ko lang po makatulong. Gusto niya po makatulong sa... Madalang ng grad. Madalang din po. Kahapon na po sundan lang po yung kinita niya. Sundan lang din po yung kinita niya. Nabuot po siya. Ay, nag-akot yata po. Opo, nang ano. Yung mga nabilad siguro, hinahakot. Tapos isandaan lang yung kinita. Kaya, ayun po, kahit po buntis kayo, hindi nyo iniinda yun. Opo, hindi po. Pero, kasi gusto ko rin po talaga makatulong po sa kanila. Kahit po pambili ng ano, no, ng pagkain. Opo. Pagka kumita po kayo sa paglilimos nyo, ano po ang kanaunahang ginagawa nyo? Kung binibili nyo? Bibili po ng ulam. Kahit ano po. Na ulam. Opo. Tapos po si Lolo, kasama niyo rin po ba dito sa bahay? Opo, kasama po. Ilan po kayo nakatira dito? Bali po. Ah, si Lolo, tas yung asawa mo, ikaw, tsaka yung... Hindi ka ba na... Doon po yung kapatid nila. Doon po, kapatid. Ako yun na alam mo, kanina nakita ko kayo, nadaanan namin kayo, nakita namin kayo sa highway niya. Ako yung naaawa doon sa anak mo. Hindi ka ba naaawa, sinasama mo pa sa initan? Sorry po. Hindi ikaw, sa iyo, naawa ka ba? Naawa rin. Diba, naawa ka din. Eh, nandito naman pala si, ano? Nandito naman pala si Lolo. Bakit di mo na lang iwan kay Lolo itong ano po, may ginagawa po. Ang hirap po talaga ng ano, yung ginagawa mong pamamalmas. Tsaka delikado po dun sa highway namin. At yung pagtawid-tawid niya po, eh, napakahirap din. Opo. Oh, ibig sabihin, wala po ba kayong iba na pwedeng mapasukan, Ate Edlyn? Marami po sana, imbis po ako. Ah, hindi sila... Baba mo muna yung bag mo! Apo. Nakakaano pala, napansin ko yung bag mo. Ah, nagsusubo ka rin na umapply ng trabaho sa iba kaya Apo. Lang. Dahil sa buntis ka, hindi ka makapasok po. Eh, ano pa po ba yung, bukod sa pamamalimos, ano po pa po ba yung, pwede alam yung ibang trabaho? Maglabandera po, katulong, mag-alaga ng bata. Oh, marami po. Kasi ano po, hindi ako marunong magluto ng ulam. Ulam po. Bukod pa ron, ano po? Po ako magsaing. Magsaing, ganyan. Apo. Bukod pa doon, ano po yung ibang ano nyo, iba pa mong alam na trabaho ginagawa para kumita ng pera? Kumakanta po. Uy! Kumakanta po kayo? Opo. Singer, sabi ni Lolo, singer daw po kayo. Wala pong mic. Ah, ganun? Mga kalabi, singer pala po si Ate Edlyn. Saan po kayo kumakanta? Kahit po sa patay sa buhay. Uy, sa patay sa buhay. The singing contest. Ah, sa singing contest. Saan po kayong singing contest na sumali na? Sa may piyesta po ng ng Alauli po. Ah, sa barangay namin, Apo. Sa Alauli? Opo. Abay, parang hindi yata kita napanood noon. O, kaya, baka napanood kita. Kaya baka pangalawa po ako doon. Ay, baka ka na. Ayan, mga kalabi, o, sa mga kabarangay natin dyan, sa mga kabarangay ko dyan, o, nag-second ano pala si ate sa atin, pwede mo bang parinig yung isang... Matinik na ano diyan, matinding kanta mo diyan na ano, pwede mo bang iparinig sa mga kalabi natin? Pwede mo ba kami bigyan ng isang magandang kanta diyan? Tikat mo ng mic! Ako, alam ko ang mga singer eh, kumakanta po yan, kahit wala silang mic. Ako nga eh, kahit hindi ako singer, singer-singiran lang. Kumakanta ako sa CR. CR! Abang nakapwesto ron, diba? Ay, gano'n. O, ikaw nga, sige nga. Ayan. Ayan, mga kalabi, makinig po kayo. Bibigyan po tayo ng isang magandang kanta ni Ate Edlyn. Ate Edlyn, ano bang kakantahin mo? Hello po, Mikey. And okay lang yun, Ate Edlyn. Okay lang yun. Diba nga sinabi ko sa'yo, ako nga kumakanta sa loob ng CR. Hindi pa ako singer, ha? Singer-singeran pa lang. O, ikaw pa. Yung kanta na talagang yakang-yakang mo na lang para hindi ka na mahirapan. Yung kantang nilalaro-laro mo na lang. O, yan. Kahit walang mic. Ano ko naman, pag-singer kahit walang mic yan eh. Oh. O, ayun na. Makanda ka naman, Ate Edlyn. Naghintay na yung mga kalabi natin. O, yan, Ate Edlyn. Ano pong bang kakantay mo? Ano? Natatawa ako. Ayan, natatawa ako. Ayan, mga kalabi, nandito po, meron po tayong bisita. Uy, banda ko na yung bisita. Ako yung bisita rito. O, ayan, pabibigyan po tayo ng isang magandang kanta po mula po kay Ate Edlyn. Ano ang pinito mo, Ate Edlyn? Cruz po. Ate Edlyn Cruz. Ayan, palakpakan. Ayan, Ate Edlyn, sige po. Umukulog. Okay lang yung kulog, tsaka kidlat. Sige po. Mataka na? Niloko mo. Winasak mo pati mga pangarap ko, ilang kaya ang tulad mo, bakit ganyan
ang puso mo. Natatawa ko nung marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Halos kapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Okay, bilis naman sinubay ang nakuha mong mukhang hindi ka kilala. Ngayon kayang mga babae ang paluluhain mo pa. Wow! Ang galing naman ni Ate Edlyn! Ayan po si Ate Edlyn, ang galing talaga. Bakit ngayon Ate Edlyn, hindi ka na kumakanta sa mga ano? Ay, kasi bawal pa tayo ngayon, no? Oo nga po. Bawal po yung video, okay? Oo, mga piyesta-pistahan din na yan, bawal pa po, no? Pero po, maluwag na po. Maluwag na. O di, yan, gaya nga, nakapag-practice ka na ngayon. O di ba, maraming salamat, Ate Edlyn, sa ilandog mong kanta sa amin. Yan, isa lang yun sa mga kanta na ano mo na, Ate Edlyn. Ayan, napakagaling talaga pong kumanta ni Ate Edlyn. Narinig niya naman mga kalabi. Ayan, sa Ate Edlyn, ngingiti-ngiti, pero tignan niyo po ang kanilang ano, ang kanilang buhay, mga kalabi, napakahirap po. Ayan po, at kaya po pala siya ay namamalimos dahil po sa ang kinikita lang ng asawa niya ay hindi po sapat sa pang-araw-araw nila. Na kahit po buntis siya, ginagawa niya po yun. Ang init-init, no? Opo. O, ano po? Ay, ito yung ginagamit yung lutuan po, no? Opo, ayan po. Ayan, dito sa oong kahoy, no? Buti hindi po inaano yan. Hindi po. Hindi, yung apo hindi mataas na ganyan, tapos masunog yan. Hindi po. Di ba delikado? Nilaban tayo po. Ayan mga kalabi, nakasama pa tayo dito sa bahay nila Ate Edlyn. At ito nga po, ang nakakalungkot, nakatira po pala sila dito sa ano, sa Babuyan, no? At sana, no, nangangarap ka din ba na makaalis ka dito sa lugar na to? Gusto ko po magkabahay po kami. Ayan. Sarili. Ano, ganun po. Ang hirap din, no? Ayan, bigla po natahimik si Ate Edlyn. Oh, ayan, Ate Edlyn. At baka ano, ano dito? Nakakain na ba kayo? Yung anak mo, nakakain na po ba yan? Kumain na po. Opo. Kain mo na po kayo. Oh, sige, okay lang po. Ito, Ate Edlyn, bibigyan kita ng pambili mo ng ano, ng ulam, ha? Sige po. Opo, para naman na, ano ba inulam nyo ngayon? Manok po. Ay, manok din pala eh! Ayun po. Utang po. Ay, utang pa! Ayun po. Ayan, ganito talaga ang buhay namin mahihirap na mga kalabi. Misan, ano, uutang tayo ng karne, tapos babayaran natin pagkasapit ng isang linggo, no? Tapos pagkabayad ulit sa isang linggo, utang na naman. Ganun ang buhay namin mahihirap. May utang ako dun, May utang din daw po siya. O ngayon ito, bili ka ng ulam mo, baboy naman. Huwag ka mangungutang, ito'y pambili. 500 pesos! Salamat po. Opo, walang anuman. May ventilador po. Okay lang po. Okay lang po. Ganda niya po. Ay, wow! Okay, may hindi mo sinabi yan, may another 100 pesos ka. Eh, nahihirap lang si Madam Labi. Utang mo na. Ayan, mga kalabi, hanggang dito na lang po. At ito nga po ang kalagayan pala ni ano ni Ate Edlyn. At maraming salamat po, mga kalabi, sa patuloy na sumusuporta po kay Baby Girl, Madam Labi. Opo. Maraming salamat po sa lahat ng mga sponsors, subscribers, viewers, at saka sa mga ano po, sa mga friend ko sa TikTok. Ayan, hello po sa inyo. Yeah, maraming salamat din po. Maraming nag-subscribe din po sa mga kaibigan ko po sa TikTok. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa patuloy na sumusubaybay sa video ni Baby Girl, Madam Labi. Ayan. Ganda ng pangalan po. Opo, kasi po makapal yung labi ko. Ang ganda nyo nga po eh. Wow! 200 na naman niya, kayo hindi na. Ayan mga kalabi, hanggang dito na lang. Te, paalam na tayo sa mga kalabi natin yan. Opo, paalam po.